FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong abuntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ni atong programang Tinig ng Bayan adlaw nga Lunes sa Jes sa bulan sa Mayo 2021. Og akong partner na si Ka Grace. Welcome ni atong programa. Gubay-ubay na itong hisgutanan sa kinatibukan na itong programa. Ato lamang tagsa-tagsaon kay daghang kayong mga panghitabo. Diri sa probinsya sa Cotabato mga katinig, adunay dako nga mga na-damage sa dihang gibunal-bunalan, no? Kusukuso sa makusog nga hangin o makusog nga ulan. Na itong nilabayang adlaw gabi, pastang kusuga po da sa ulan diri sa probinsya. Particular diha sa may Kabakan, Pikit, uguban pang mga lugar sa Maguindanao, Pagalungan. Uguban pang mga lugar sa diri sa Central Mindanao. Gawas ni ini mga katinig, kini andam ta dapat kadunay 157 nga mga bagong kaso sa COVID-19 na tala kagabi. Tanaw na to niya unsay update ni ini. Samtang makibalita kita kumusta ang sitwasyon sa Dato Paglas humanay tabo kaning panagsangka tali sa mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters BIFF o kining tropa sa tong gobyerno. Bago na tabo tong panagsangka tali sa tropa sa BIFF o militar diha sa may Dato Paglas o sa pod kasundalo mga katinig ang namatay. Sa diha nga nahitabo po ng panagsangka na itong nilabayang adlong Biyernes, no? Kung wa ako masayo pizza tempa ha Biyernes o Webes sa pizza 6, no? Webes napatay katong si usaka sundalo nga si Sergeant Ronilo Mayo, no, sa 92nd Infantry Battalion Philippine Army. Nasa linya sa atong komunikasyon makahinabi karumudaga si Army Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, atong makahinabi spokesperson sa 6ID. Good morning sir, si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Sir Loy, magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-pakinig. Opo, kumusta ho ang sitwasyon ngayon dyan sa Dato Paglas matapos ang matinding bakbakan noong nakarang araw po ng Sabado? May mga report po na nakarating po sa amin na kung ayon ng Biyernes na Pizza Otso, may mga report po na nakarating sa amin na may mga residente pa rin ayaw bumalik despite na ito'y humupa na ang tensyon? Sa ngayon, Sir Loy, normal po ang sitwasyon dito sa Dato Paglas, langgan dito sa bayan. Simula po nung Friday pa ng bandang tanghali, ay notagin normal na ang sitwasyon. Bumalik na sa normal ang lahat ng activity dito sa Dato Paglas, kung saan nabuksan na natin ang highway. At pati rin yung palengke ay tuloy-tuloy na ang palakaran sa palengke at ang ibang mga sibilyan ay nisibalikan na sa kanilang mga pamamahay. Totoo po yan, may ibang sibilyan pa na ayaw bumalik sa kanilang pamamahay, hindi natin sila masisi dahil na rin sa takot na kanilang naranasan nung dahil sa karahasan at pananakot na ginawa ng mga BIFF na ito noong Sabado na umaga. Ibig lamang ho namin linawin sir, no? Kasi may mga unang naglalabasan ng mga balita na lumusob daw itong nasa mahigit kumulang 200 mga miyembro ng BIFF. But bandang tanghali, lumabas na 20 pala at hindi ito lumusob bagkos sa namalengke doon matapos na ubusan ng supply. At natakot yung mga residente, lumikas, then na nag-respondi at yung mga sundalo dahil upang naganap yung bakbakan. I just want to make the record straight, Sir Loy. Ang totoo po na pangyayari yan ay itong nangyari sa Dato Paglas noong Sabado ng umaga ay connected po ito sa tuloy-tuloy namin na pagtugis sa sinasabing grupo for the past 2 weeks. Kung maalala po natin, for the past 2 weeks meron kami mga surgical strike na ginawa. Dahil itong mga grupo na to ay ating sinusundan ng kanilang galaw at inaengkwentro po natin sila. Maalala rin natin na ang sa ating grupo ay inaengkwentro din natin sa Barangay Kitango, Dato Saudi Ampatuan, kung saan iba't ibang IED ang pinasabog nila para maka-inflict ng casualty sa ating tropa at nakapatay din ng 2 civilian at nakasugat ng 2 pa. Kaya tuloy-tuloy ating pagtugis sa grupo na to
until nung Friday ng gabi, naka-receive tayo ng report na may mga presensya ng mga armadong grupo malapit sa bayan ng Dato Paglas. At nung ating i-monitor at i-verify, ito ay na-confirm na ang grupo ni Karyalan ay doon napadpad sa kanilang pagtakas sa ating mga tropa ng gobyerno. Kaya nung ating mamonitor na sila ay palapit sa bayan ng Dato Paglas, nagkaroon tayo ng strike operation noong umaga at sila ay naingkwentro dyan banda sa ilog malapit dyan sa palengke o malapit dyan sa bayan ng Dato Paglas. Kaya pansamantala natin sinarado yung highway para hindi madama yung mga public commuters na dumadaan sa highway nung umaga na yan. Sinasabi ng mga civilian na more or less daw 200 ay wala pong katotohanan yun. Yan ay kanilang initial na paniniwala na 200 ang umatake. Pero nung ang mga armadong ito ay simula na nag-withdraw nung umaga na yan at hanggang ngayon tinutugis natin, ito ay na-confirm natin na 20 lang ang mga armadong ito na nag-threaten o nag-attempt na pumasok yan sa bayan ng Dato Paglas. Anong dahilan bakit napunta sila sa palengke? So walang katotohanan pala yung report na namalengke ang mga ito dahil naubusan ng supply? Ang plano sana nila, Sir Roy, ay ganun nga, naubusan sila ng supply. Naghahanap sila ngayon ng lugar kung saan sila makakuha ng supply at makapagpahinga. Ang hindi nila alam ay ang kanilang presensya ay napagbigay alam na sa ating mga kasundaluhan dyan sa Dato Paglas. Kaya out of, they were also surprised na mamumonitor natin sila sa Dato Paglas. Kaya nung nagkaputukan na, their intent is mag-resupply na sana. Nung nagkaputukan na, ang iba sa kanila ay nag-scamper sa ibang direksyon at ang iba sa kanila ay nag-hold the line. Kaya yung ating mga kasamahan na civilian ay nagkaroon ng panic at natakot na akala nila yung palengke ang inaatake. So ano po ang resulta ho ng natura pong labanan? May mga bahay ng mga civilian ang nagkabutas-butas, no? Matapos tamaan ng bala. Maybe siguro dito nagkaroon ng matinding exchange of fire. Ano-ano ho yung resulta po ng bakbakan? Sir Roy, kung titingnan natin dyan sa poblasyon mismo, ito yung isang patunay na walang inkwentro na nangyari dyan mismo sa poblasyon. Oo. Kasi kung makikita natin yung mga properties dyan, walang tama ng bala. Walang tama ng bala, walang nasira ng mga properties, dyan mismo sa poblasyon ng Dato Paglas. Ang sinasabi natin po na mga bahay na nasira, yan po yung mga bahay na kinugkog ng mga teroristang grupo ng BIFF. Dito po yan sa outskirts ng Dato Paglas, hindi po yan sa sentro ng Dato Paglas, na kanilang kinugkog po habang sila ay papalayo sa area. Aha. May mga casualties po ba both sides? Sa side po ng government, sa awa ng Diyos po, wala po tayong casualty nung araw na yan. Pati na rin po sa mga civilian, wala tayong recorded na nasugatan. Sa side naman ng BFF, naka-receive tayo ng several reports na sila ay may mga sugatan at may namatay sa hanay nila. Pero ito ay kinoconfirm natin dahil hindi po tayo nag-report ng casualty ng kalaban kung hindi natin ito nakoconfirm. So saan po sila nag-withdraw? Saang bayan po sila nagsipag-takbuhan po ngayon? Sir Noy, nung ito ay ating encuentro, ang grupong ito, nagpatakpatak ito sa splintered groups na maliliit na grupo. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang ating pagtutugi sa kanila. Despite na nag-watak-watak sa iba't ibang direksyon, tuloy-tuloy ang pagtugis natin at pag-monitor natin sa kanila. Katunayan, hanggang ngayon po ay na-engage natin sila. Panakanaka pong pagputok kasi mahina na ang grupo na to, gutom na ang grupo na to, at ayaw na nila makipag-inkwentro sa ating kasundaluhan. Saan po mga particular na bayan? Kasi ang karating bayan po ng Dato Paglas ay ang Buluan, Tulunan dito sa North Cotabato, yung Colombio sa Sultan Kudarat. Pasensya na, Sir Loy, that is part of our operational security. Hindi namin pwedeng disclose yung mga location ng tropa natin at direction ng tropa natin. But we would just like to ask the public kung mayroon tayong nakita mga kahina-hina ng mga
individual at armado dyan sa ating mga communities ay ipagbigay alam kaagad sa ating mga kasundaluhan para ito ay ating ma-address. Yung bang nakasagupa ho ninyo na tropa ng BIFF dyan sa Dato Pia, Dato Paglas, ay sharing tropa o ibang tropa o kasama nito yung naka-encuentro naman ng mga sundalo ng 92nd Infantry Battalion sa may Dato Unsay na kinasawi ni Sergeant Ronel Lumayo? Yung na-encuentro natin dyan sa specifically nung May 6 at May 7 dyan sa Dato Unsay ay grupo po ng BFF under Bumus Faction. Yan po yung naka-encuentro ng ating mga kasundaluhan from 92nd IB simula po nung May 6. Specifically po dyan sa Barangay Malangog at Barangay Iginigampong ng Dato Unsay. Okay, so ibig sabihin po nito iba rin mga dating kasama nito yung nakasagupa dyan sa may Dato Paglas. Gano'n naman karami po yung mga tropa ni Bungos ng BIFF ang nakasagupa ng mga sundalo po ng 92nd IB? Ang mga nakasagupa po ng ating mga sundalo ng 92nd IB na tropa ni ng na membro ng BIFF under Bungos Faction is nag-range po ito na more or less 20 to 30 na mga armado. Atin po itong kinandakan ng clearing operation simula po ng May 6 dahil sa mga reports na nare-receive natin na mga grupong ito ay may planong umatake o mag-handak ng kaharasan sa mga bayan, kalapit bayan dyan sa SPMS ba. Oh, malapit nang magtapos ang pagpupuwasa ng mga kapatid natin mga Muslim, no? In fact, holiday nga sa May 13 dahil sa Eid al-Fitr, but itong nangyayari naman sa gitna at habang ginagawa o nagsiselebrar ng month of Ramadan ng ating mga kababayan, nagaganap itong mga bakbakan diyan sa Maguindanao. So far, ano ho yung mga lugar ngayon sa Maguindanao ang apektado nitong mga bakbakan maliban po sa Paglas at Dato Unsay? Sa ngayon sa yung Dato Unsay, tahimik na, wala na po tayong bakbakan doon. Sa Paglas, tahimik na rin. Ang atin na lang pong minomonitor ay ito sa loob ng SPMS box kasi may mga sightings po tayong na report galing sa mga civilian o presensya ng mga armado na nire-report ng ating mga civilian. Kaya ito po ay kinakandakan natin na patrolya at clearing operation para mga ito po ay hindi makapagkandak ng atrocities laban sa mga civilian dyan po sa SPMS box. Ito isang balikan ko lang, ano, yung sa Dato Paglas kasi bandang hapon yung mga na-recover daw po na apat na mga IEDs along the highway? Tama po yan. Yan po ang ginawa ng mga armadong BIFF na kanilang nilatag yung mga IED para po madelay ang ating tropa sa paghahabol sa kanila. Kaya po medyo may gap po tayo o may counting oras na na-delay dahil po sinigurado natin na yung mga IED na ito ay ma-recover natin bago tayo buksan ang highway at tuloy-tuloy na pagtugis sa kanila. So gaano po ka-safe ang daan po ngayon, especially ang National Highway na nag-uugnay sa mga bayan ng Dato Paglas at karating ng mga bayan nito? Simula po nung Sabado pa ng tanghali, open na ito at safe. Pinadaanan na natin ito sa mga civilian dahil na-clear na natin ang nasabing National Highway. Nagdagdag ba kayo ng tropa doon sa ground, especially sa highway, na magkakaloob po ng seguridad sa mga commuters natin? Definitely. Nung Sabado po, simula Sabado po, nagdagdag tayo ng mga checkpoints, nagdagdag tayo ng mga tropa dyan sa sentro ng Dato Paglas para na rin po maibsan ang takot ng ating mga civilian o residente dahil sa nangyari. Sir, maraming salamat po. Baka may mga dagdag po kayo impormasyon o mensahe para sa ating mga kababayan? Manawagan lang po sana ako sa Sir Roy na ang ating mga para sa ating mga civilian counterparts o mga residente dito sa ating nasakupan na mag-cooperate po tayo sa mga otoridad at ipagbigay alam ang any information regarding sa presence ng mga armadong grupo sa inyong community. Tulong-tulong po tayo na ma-address ang sitwasyon na to at ang threat na to para once and for all po maging tahimik at matiwasay ang ating mamumuhay dito sa ating sa Central and South Central Mindanao. Maraming salamat po, sir, at sa muli magandang umaga po.
Magandang umaga, sir, at mabuhay po kayo. Opo. Mga katinig, inyong nabati si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, spokesperson sa 6ID Philippine Army. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 6:19 ng atong oras, human ang pilaka oras ng panagsangkaay, sinukleg bala tali sa mga membro sa BIFF, Karyalan Faction o tropa, no? Sa naghiusang puwersa sa mga kasundaluhan, ilawom sa 6ID Philippine Army, back to normal na ang sitwasyon. Pero normal tungod kay wanay sinukle ag bala. Pero ang gibati sa mga katawhan, dili pa normal, adun na pa'y pobya. Kay tungod kining mga katawhan diha sa may Dato Paglas, dugay nang nagpuyo nga malinawon. Kanya karon gisamok na pod mga katinig, low in town tong mga batang nagdagandagan, no, sa dihang nahitabo tong panagsinukliay og bala tali sa mga membro sa BIFF. Alas 6:20 na nga tong oras, samtang sa pika sa bahin unsa kay plano sa tuang IATF, no, taas kayo ang natala nga kaso kagahapon sa COVID-19, mga katinig, 157, no, ang natala nga aktibong kaso, o diri sa 157 nga mga bag-ong kaso sa COVID-19, pinakadaghan na ini, mga katinig, gikan og Johnson, no. Ang atong ginakadlukan diri kay tungod ang Johnson, adunay nakasulod na tong bag-ong variant sa COVID-19, katong Yuki variant diha sa may barangay San Isidro. Ingon man, gisulti nga na-contain na, no, ang naasoy nga variant sa virus. Pero kung imong tanawon, mga katinig, sa sunod-sunod nga mga adlaw, dili lang actually unsa tawag nini, dili lang actually ang Jensen ang adunay na tala pod nga taas nga kaso natong nilabayng adlawng mas maining klaro na to ning petsa. Oo. Sa gigawas nga datos, petsa 8 mga katinig, o petsa 9 kagabi, 157. Sa gigawas nga datos, petsa 8 sa Mayo, ang bag-ong kaso 183. Ing ana kadaghan, mga katinig. Ya, gamay-gamay lang rabang nga naka-recover ni ini, no? So petsa 8, 183 ang kaso. Then petsa 7, 84 ang natala nga kaso. Petsa 7, 144. Wait, nagdoble-doble siguro niya. Klaro na to. Oh, petsa 7. Pizza 7, pizza 7 alas 6 sa gabi, 84. Then pizza 7 usab, mga katinig, alas 11 sa buntag, kay kahinumduman, di ba nagka problema kita na itong pizza 6, kay wala nakapagawas og result ang DOH tungod sa kanawala ang signal. So natala 144, no, muna siya ang taas nga kaso sa COVID. Naga triple digit na ang kaso. So unsay buot pasabot ni ini, kay naga triple digit naman, mga katinig. Ang transmission sa COVID-19 wa na sa mga border, kundili mismo sa mga panimalay. Mo nang karon diri sa probinsya sa Cotabato, wala pa'y planong ibalik sa pagpailawom sa GCQ. Kaya tungod ang ginalantaw sab ni ini, ginabalanse ang ekonomiya, kay wa na may ikapakawan ng gobyerno sa atuang mga kaigsunan nga naapektuhan ni ini nga pandemya. So unsay mahitabo nini? Matirang matibay ba? Matirang matibay sa mga laagan. Pero kung naalang ka sa inyohang balay, nag-amping ka kanunay, nagasunod ka sa mga health protocols, matibay gyud ka, no? Pero ang kanang mga laagan, wa pa gani nabakunahan, sing naglaglag, unya nakalimot kanuna, dili mo sunod sa mga health protocols, mo na'y ginasulti nga matirang matibay alang sa ilaha, no? Murang kanuna yun, mga katinig, atong siguraduhon nga kusog kanuna yung atuang pang-depensa. Tumano na ito ng mga ginasulti sa tuwa nga pagpakusog sa immune system, no? Kauntag healthy foods. Nya, apilan po nato po ang mga food supplement. Pinakaimportante sa tanan, mga katinig, gawas ni ini ang atuang paglikay sa virus. Mo nang
kanunay kitang ginasultian nga dili magsigigla kung dili man lang importante. Dili nato kalimtan ang mga health protocols nga ginapatuman. Kay sa kasamtangan, doon na na'y mga natagaag bakuna, apan ang problema ni ini, mas taas pagyapon ang wala na bakunahe. No? So, ang target sa gobyerno, muabot ng mga bakuna na sa mga June, July to August, ang sunod bulan, no? Ang pinaspasay sa pagbakuna. Pero dili kita mo kumpiyansa kay bisan pag naana ng bakuna dito, tanaw bitaon sa nitabo dito sa China. Sa may India, naana sila yung bakuna, ha? Pero tanawa, unsa kadaghan mga nangamatay dito, mga katinig. Alas 6:25 na nga itong oras. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit mas, nun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na panahuna. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor nga nun daw nga inigatip na ang resulta sa biopsy. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini, matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galon nga tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, unsa pa inyong gihulat? Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga Agri-Vet stores sa inyong lugar. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 6:27, diretso kita mga katinig sa itong pakikinabi kay Cotabato Board Member o Cotabato IATF Spokesperson Board Member Philbert Malaluan. May buntag board si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. May buntag, Sir Loy. Tanan nga pamilap sa Joy FM o Cotabato Board. Unsay sitwasyon karon sa kaso sa COVID-19 na border sa probinsya kay kagahapon niadtong nilabayng adlaw daghang kayo mga natala nga mga nagpositibo sa COVID. Unsay plano karon sa tuang Cotabato IATF? Sir, the trend in the whole Philippines, there is a steady high increase in number of cases. Kung imong makita, the past few days ang atoang average double digits tayo, which is unusual for North Cotabato. Kaya ang aktuang average ng usually is around 7 cases per day. However, for example, yesterday, naatay 24 new cases at yung isa paadlaw 36 cases na new. Yeah, 2 days ago, pagid 47 cases. So that's an average of 30 cases per day. Mm. In fact, kami din po sa data team, even the PR, could not give the details of the other positives but because we are still verifying. That just means that we are overwhelmed also. So sa karon, sir, parehas ang status sa South Cotabato, sa Junsan, sa Sarangani, nga na pagkadaghan ang number of cases. So ang ating plano is we continue with our current strategy, but if this will happen during the next week, 1 week pa po, then we will have another provincial interagency task force meeting to discuss what other things we are going to do regarding this increase in cases. Sa mga bagong kaso karon, asay pinakadaghan o pinakadaghang aktibo? Kay kung imong tanawan ng data, gipang check na ko, ang kidapawan, ang President Rojas, then kagabi 14 ang lang. Okay. Sir, ang nangyayari ngayon, sir, tama ka po, yung 4 clusters ng President Rojas nga seemingly tugod sa isa kahaya. Katugid ang ato ang taas kaayong account lately naana sila sa 70 cases for 4 clusters only. And then meron tayong specific clusters in Kidapawan, for example, in one workplace in 3 households. And then itong Samlang naman, last week pa namin ito nakita, sir, maraming nag-positive pero hindi nare-report. And then biglang report ng DOH kahapon, 14 gig kabuok,
na nagsabay, but they belong to different clusters and individual homes. So sa ngayon, sir, kining tulo ka LGU ang medyo taas yun ang number of cases, and then we will give details regarding this. But ito, sir, ang ating masasabi sa katawahan. Ang ato ang mga number of cases, mas maganda, maganda po ngayon dahil naku-contact trace natin po natin, mm-hmm. at nakikita natin that the current trend is that there is household or workplace transmission. So kumbaga, marami tayong local transmission in localized areas. The problem po kasi, tulad ng nangyari dati sa Davao City nga perte kataas sa kaso, ang nangyari kasi po doon is nagkaroon na ng community transmission kung saan-saan na lang nanggaling ang viruses. Mm-hmm. Dito naman sa atin, at least klaro po na nanggaling sa isang bahay kay ang ilang miyembro sa pamilya nang gikan o na may history of travel, galing naman sa isang workplace kay ang isa sa ilaha nang gikan sa isa ka haya. Ganun po ang current na trend natin. So it still stays the same na family or workplace transmission po ang mga latest cases. Kung iyong titingnan, opo, kung iyong titingnan bago tayo nag double digit na no, ang pinakamarami na may maraming kaso itong sa may President Rojas after sa President Rojas incident, eh nagsumunod na yung ibang mga bayan, Kidapawan, Mlang at iba pa mga lugar, no? Anong nakikita ho niyo dito? May possibility na nanggaling sa President Rojas yung virus na nakahawa na ikalat sa ibang lugar? Kidapawan at Mlang, hindi naman po. Meron lang isang taga Kidapawan at isang taga Magbet na na-appeal sa cluster nung haya sa President Rojas kinikan po dito. Pero the other cases po ng Kidapawan at Mlang, lahipod ang pointed nga source gihapon ni ato. More like people na may history of travel ang nagkalat. So sa ngayon, sir, expected po talaga na magtaas ang cases because, sir, na-retain pa rin ang ating no travel authority rule, well, no quarantine rule. Ato ang ginapadayon na siya. Tapos karon ang ato ang no QR code rule also. So at least, ang salig gihapon sa ang salig sa katawhan ato agi hapong gina-retain. So sa ngayon po, we expect really that there will definitely be an increase in the number of cases. So titingnan po natin ang ating gathering within the next few days. But sa ngayon, we are not really totally alarmed, pero we are cautious dahil talagang tumataas ang cases sa ating province. 223 ang active cases po this time, ano, sa buong probinsya ng Cotabato? Yes, sir, and that is the highest in the history of Cotabato Province. Grabe, kaya nga, at nakakatakot dahil meron pa pala isang namatay kahapon na taga-President Rojas. Kasama ba ito doon sa na-cluster na? Na isang senior yes, sir. Citizen? Ito po yung senior citizen na nagkaroon ng moderate symptoms. Nakita naman namo na may problema ni sa iya. So sa CRMC ni gidala. Pero dito sa President Rojas, ang kasagaran sa positive cases, mga home isolation man lang, na ay nadala sa Mlang pero stable na, na ay nadala sa private hospital sa Kidapawan pero stable na po. So out of 223 active cases, ilan kaya dito ang moderate, severe o asymptomatic lang? Sa ngayon, sir, I don't have the statistics pero less than 10 ang ating moderate. Usually, sir, yung mga ating ninonote na na-refer sa CRMC, yun po yung ating mga binabantayan ng mga kaso. Okay. Mas marami pa rin yung asymptomatic ngayon sa figure na ito, board? Yes, sir. Asymptomatic ang majority, then meron tayong maraming mild. Okay. Maraming salamat, board. Baka may mga dagdag pang mensahe sa ating mga kababayan? Yes, sir. Sa karon, sir, na ay nindot nga balita, 2 million doses ang AstraZeneca vaccine ang nag-abot the other night dito sa Manila. Ibig sabihin, mga around 1% maadto sa Cotabato Province, so 20 to 40,000 doses. Para dito sa mga naguol, mga kapitan, mga medical frontliners na nabakunahan at 2 March, umiya second dose na karong May, ayaw na mo kaguol kay naanagyod ang inyong AstraZeneca vaccine. Kasi po, kung hindi sila nabakunahan by 3rd or 4th week of May, ang resultaan na magbalik sila sa first dose kung unsa may available like Sinovac or Sputnik ba. Pero sa karon, do not worry anymore. Ang inyong mga first doses nga AstraZeneca kay matagaan na karon o second doses, paabuton na lang ninyo ang pagpatawag sa inyo. So, nevertheless, sir, gusto na ako i-highlight, sir, nga daghan gyud nga Cotabato News gihapon ang gatuo sa mali nga balita o gaduda gihapon sa epekto sa vaccine. In fact, sir,
Ang ato amang good nga mga A1, A2, medical frontliners o senior citizens, amo na ang ato ang gina-priority karon og patawag. Naagyud mga medical frontliners nga apod senior citizens nga gadili. Alam niyo po, pag hindi ninyo gipirmahan ang consent form, dili ihatag ang vaccine sa inyo ha. Maadto balik sa DOH ang vaccine. Dili na maadto sa uban nga tawo nga mag-volunteer. So sayang po, labi na karon nga talagang pahirapan ng supply ng vaccine sa buong mundo. Even India, nga inventor na sa vaccine, supplier na sa vaccine, naglisod ganig vaccinate sa ilahang katawan, I enjoin everybody. Kung naala ang inyong bakuna, magpabakuna gid mo, because this is the final solution against COVID-19. Ito pong ating pinag-uusapan na napakaraming cases per day. This will happen again and again for as long na hindi pa rin mabakunahan ang mga tao. So akong awhag sa tao, kailangan magpa-vaccinate na kayo kung naana inyong vaccine. Aha. Salamat kayo, Board. By the way, ihabula ako dito sa AstraZeneca, no? Kay katunan na last week. May bagong nagawas nga kamanduan nga karon, pwede na sa 59 below, hangtod 18, no? AstraZeneca. Yes, sir. Pwede na po. Kay meron daw kasing incidence of blood clots abroad sa gawas sa Pilipinas. 4 out of 1 million. Labi na mga Caucasians, mga puti. Biglang magka-blood clot, muna mamatay. Kaya nagbuo-buo ang dugo, nag-clog sa heart, naglisod o hinga patay. Hmm. Pero diri naman sa Pilipinas, katong mga nag-AstraZeneca naman nga namatay, wala naman palang relasyon sa vaccine. So, gibalik na to ang ato ang temporary nga stoppage sa usage sa AstraZeneca. Pwede na po. Labi na to mga kapitan o mga medical frontliners nga wa pa kaabot og 60 years old, pwede na i-second dose ang AstraZeneca sa ilaan diri sa Pilipinas. Thank you so much, Board. Mayo nga buntag sa outro. Very welcome at your service, sir. Mga katinig, inyong nabati si Cotabato Board Member Philbert Malaluan, spokesperson sa Cotabato IATF, kalabot ni ining sitwasyon karon, no? So, mag-expect ta next week kung padayon pagyapon nga musaka kining COVID-19. Pastilan ba si ma-change, no? Ang ato ang quarantine restrictions nga ipatuman. Ginauta nga atong iampo o pagpaningkamutan sa matag-usa na mag-amping kay budlay na, no? Mabalik na punta sa dili ta kalihok o tarong. Limitado ang atong lihok. Okay lang sa mga duna pa diha. Katong mga duna pa'y natigom. Pero looy ang ato ang negosyo, looy ang ato ang panginabuhian. Mag-unsa na lang ta. Wa na ikahatag ang gobyerno sa tuwa. No? Di na ta kayang pakaunon sa gobyerno. Dito bitaw sa nahitabong IATF meeting, ingon sa mga LG, wa na may kwarta. Pero ingon sa probinsya, na ay kwarta. Asa pa doong tong kwarta, wa manggani mo report o updated report ang ubang mga LGU kung asa nila gipanggamit ang ilang kwarta. Nya, masulti sila wa na ay kwarta. Pila ka milyon ang gigahin sa pagbatok sa COVID, mga katinig. Mulagi na, kining COVID po, gigamit po ni para makakupit. Alas 6:37 ng atong oras. Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga New Pontevedra, Antipas, Cotabato. Ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months ako na siya lipa inom og Yaki Vitamins. Niya nga haplas po na iya Yaki pod niya oil. Nakaroon niya basta ng taon, nabuskos na in taon. Iyan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural o mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado. MMV Premium, muapag pag asenso. Ang inyong mga baboy, manu, ubib.
grabe. Baka o kabayo, kanunay pakan-a, o M.M. Feeds Premium. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta, M.M. Feeds Premium. Maayong magpatubo. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3415 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:41 na, mga katinig, ang atong oras. Nandong nilabayang simana na lang, no? Na grabing bahad sa tuang seguridad ang naitabo, mga katinig. Doon ay gera sa Maguindanao, doon ay pagtaas sa kaso sa COVID-19, doon na po ay buhawi, giubanan sa makusog nga ulan hangtod kagabi. Unya kagahapon, ito nangaligo diya sa may Bantak River, sa may Magpet, ka kalit lagi panaka, human ni baha. Mo nang amping ang kanunay nga buhaton. Sa naitabong paghuyop sa makusog nga hangin itong nilabayng adlaw nga Biyernes, no, dako kayo dang damages nga natala sa may Midsayap, sa may Alyosan o guban pang mga lugar. Pero atong sutaon, kumusta ang gihimong assessment sa tuang Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council atong makahinabi si PDRRMO Operations Chief Engineer Arnolfo Villaruz. May nga butag, sir, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Hello, sir. Tempo, sir. Oo. Nag-monitor ka sa concert, no? Tempo. Hello, sir. Mag-redial ko, sir. Kadali, sir, ha? Mag-redial ta, sir. Nag-motorboating man. O, sa manitabo niya, nag-motorboating man. Okay. Kay gusto nato Siren, no, kung kumusta ang katong ilang gipahigayon nga assessment. Oh, sir, arang-arang na ni sir. Kadali, sir, ha. Sir, may buntag, live kita karon sa Joy FM Kidapawan, si Loy Rosario po. Yes, sir, good morning. Tanan sa Sir. Programa. Makibalita lang mi sir, no, unsay update karon sa inyong gihimong assessment sa nahitabong grabing pagbunal-bunal sa makusog na hangin itong nilabayng adlaw Biyernes diha sa may Pipalma area. Yes po, hapon sa May 7. Aha. May 7 Biyernes, doon ay kusog na pag-ulan o gato na po yung mga kauban. Inubanan sa medyo kusog-kusog po ng hangin. May mga reports kita nga nadawat ang katupitong shed na tapad sa view deck sa UK Peak na guba kini. Mm-hmm. O doon na po yung mga upat ka balay sa Parios Barangay sa Alyosan, particularly sa Dwaling, may Siaming Gading nga mga barangay sa
Then aduna po'y nataho ng mga naguba ng mga balay sa Misayas, particularly sa barangay 1, 2, 3, 4, 6, Bugotso, then Napay Upper Glad o Upper Bulanan. Sa karon wala ato pang gina ano ang mas detalye nga report gikan sa Misayas. O nadugang nini ang katong St. Jude College of Science and Technology pagpad na palid o nagkuba po ng iyahang signboard o katong fence na GI sheet na corrugated GI sheet. Ang gawas nini sir, adunay tawag nini mga gawas sa gipang palid sa hangin katong mga atop. Dunay mga nabundakan nga mga balay o mga punuan sa mangga sa ubang pa mga kahoy. Yes, katong mga na-damage nga sa nga mga balay, tama to no, may mga na tumbahan. Naigo sa mga na uproot, naibot o natumba ang mga puno. So, fortunately, wala may na-report sa ito ang casualty sa maong panghita po. Aha. Doon na ba ikuhan kung pilang inyohang tansya o sa kadaghan ang na-damage? Ang pinakadakong gina na sa Mitsayap, sir, no? Compare sa Aliosan? Yes po, sa Mitsayap, mga unom or pito ka barangays ang naapektuhan. Kani karon atong pagayuan o mas detalya atong report na initial report naman to atong nagawat. Wala pa tayong mga pangalan o number sa mga naigo sa incidente. Dugang ni ini atong maong panahon po adunay natumba nga puno sa may bangkal magpet nga nagresulta sa pagka sa power interruption. Pero na uli mangyapon to. Then, report sa Kinapawan, po'y naitabo nga kaning kusog-kusog po nga pag-ulan o nagresulta po sa water supply interruption, pero na uli mangyapon to. Kagahapon, doon ay mga nalaligo sa may bantak, no? Sa may magpet. Unsang ma-advise nimo kay daghang gyapon nagaligog sapa nga delikado kay panahon ron kay sige ra bag ulan-ulan unsa po yung mga report nga ginapaabot sa inyo sa pag-asa sa atoang sitwasyon sa panahon karon? Yes, actually ang kanan nga mga advisory sa pag-asa ginapost nato ni sa atoang Facebook, sa atoang Messenger. O ang tanan ng mga munisipyo na tagaan po o kopya ni ining mga advisories, gani ato gina-advise nga ang tanan unta mag-monitor, no? Mag-monitor, tagha naman tag mga paagi nga makamonitor sa pag-asa. Mag-monitor kung adunay mga weather disturbance, mga low pressure area, mga localized thunderstorm, mga intertropical convergence zone. Kung mahimo, dili na kita dili na kita mugawas o mga ligo sa mga sapa kay God, tama to. Dili na to ma-predict kung kanusa o kung sa kakusog ang mga pag-ulan. So katong naitabo dito sa magbed, kusog-kusog tingnan na pag-ulan sa ibabaw o nagresulta kini sa flash flood. Sir, salamat yung kayo sa higayon. Gigihatan niyo muna itong programa. Thank you so much po. Welcome po. Thank you. Mga katinig ninyong nabati si Engineer Arnolfo Villarruz, ang atuang operations chief no sa PDRRMO sa Cotabato Province. Munang asa baka mudagan no karong panahuna tungod sa inganing sitwasyon gabi eh, pagka kusugas bunok sa ulan while padulong ko diri kagabi gikag Cotabato City diha sa may pikit oh, sa unya sa may paggalungan halos di na makita ang dalan no mo nang dili ka makapakusog og padagan hinahinay ra gyud kay amping kanunay kay mo na ato ang prinsipyo no one miss no rewind.
usa ka sayop lang dili mo mabalik, dili mo ma-rewind ang wa na gyud. So mao na siya, one miss no rewind. Alas 6:49 na mga katinig ang atong oras. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na sa lang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata ukon retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpen Tina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City beside Avon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:52 na mga katinig ang atong oras. Human na nasinati katong pagkawalas tubig tungod sa grabing paglubog sa tubig, no? Diya sa may Lapaan na Dam 1 o Gato sa may Perez o nagkaproblema sa ilang Ilian na spring source sa Metro Kidapawan Water District. Back to normal na kita karon. Pero kung doon na mo'y mga mapansin nga mulaglahi nga sitwasyon, mahimo ka mong maghatag og dugang impormasyon sa MKWD pinaagi sa ilang cell number 09101603733 og 09338512846 Samtang sa pikas bahin mga katinig, atong balikan ng kaso sa COVID-19, no, kay kasamtangan sumala pa ni PNP Chief General Guillermo Eliazar, no, ang mga pulis nakipag-ugnayan o nakipag-alayon karon sa mga lokal nga gobyerno kalabot sa posibleng holding areas, no, para sa mga naga-violate dito sa minimum health standard sama sa mali nga pagsulob sa face mask o face shield, no. Sumala pa ni Eliazar nga ang penalty o punishment, no, sa mga violators ibase kini sa naga-gipasa nga ordinansa sa bawat lokal nga panggobyerno. Pero adunay pamahayag usab si Vice President Lenny Robredo, no,
Sumala pa ni Robredo, mga katinig, imbis nga dakpon, tudluan lang, no, itong mga tao katawhan sa pagtama nga pagsulob sa face mask. O, kinang reaksyon ni Vice President Robredo, human gi pamahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte nga arestuhon, no, ang mga pasaway nga mga Pinoy. Unsay mga panlantaw niini sa itong mga ekonomista nga mga posibleng epekto sad, no, sa itong mga kaigsuunan. Nasi Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Prof, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, magdamaga din sa lahat ng mga nakikinig. Anong nakikita ho nyo sa kautusan ng Pangulong Duterte? At sabi ni Vice President Robredo, bay, wag namang hulihin, turuan lang kasi baka hindi alam yung tamang pagsusuot. Pero may pahayag naman si Eleazar na ang magiging batayan ng penalty sa mga violators ay ang ipinasang mga ordinansa ng mga lokal na pamahalaan. Yeah, actually nilinaw na yun ano, ni Secretary Roque right before yung pagka-appoint ni General Eleazar, kasi totoo nga naman no, hindi natin pwedeng arestuhin no yung mga nagba-violate no sa health protocol simply because wala naman talaga tayong batas ukol doon. Wala talaga yung, although may batas tayo no, pero wala yung penalties no. Kaya nga binigay yon sa local government units na paano ba ipapatupad ito no, paano to i-implement. So yung every local government unit natin, nagkakaroon tayo ngayon ng kanya-kanya nating penalties no, dito sa violation sa health protocol. Like dito sa Davao, it's a fine no. May fine lang. Mm-hmm. So kaya nga medyo malaki-laki na yung malaki-laki na yung natipo no ng Davao City government no sa dami ng mga nahuling nagba-violate. Tama no, tama talaga yung sinabi ni Jarlesar, and I think no, it was actually following dun sa sinabi ni Secretary Roque na wala talaga ano no. Ang basihan talaga natin para i-punish yung mga violators, nakadepende doon sa ordinances, specific ordinances na ipinasa ng mga local government units. Yung ipahayag ni ano ni Vice President Lenny, that was ano no, directly reacting doon sa sinabi ni President Digong na arestuhin. Kasi nga medyo harsh din naman yung pag-aresto, kaya nga after kagad nung ano day after nung in-announce ni President Digong, nilinaw naman din no, ni Secretary Roque na hindi naman kagad-kagad na i-aresto yun, nakadepende pa rin yun sa ordinance ng local government unit. So ano kasi para sa atin parang medyo harsh na yung ano no, yung pag-aresto, pero yung pag-educate kasi more than a year na eh, siguro parang hindi na rin natuto. Oh, parang hindi, at saka hindi naman siguro nagkulang yung government no kung paano. Uh-huh. Saka pati yung pagbili kasi ng face mask, meron din yung mga instructions eh paano talaga siya susuotin. Uh-huh. Meron lang talaga tayo no, kasi of course no, yung inconvenience din kasi no, nararamdaman natin no. For example, pag nakasalamin ka, medyo nagpo-foggy yung salamin mo, kung naka-face shield ka, nagpo-foggy yung face shield mo, and kung naglalakad ka o tumatakbo o nag-exercise, medyo hindi ka naman talaga nakakahinga, so nahihirapan ka. So siguro no, disiplina lang talaga yung kulang. Kaya sa akin no, medyo hindi ako sang-ayon doon sa ano eh, sa pag-educate kasi one year na. I know, alam na ng mga Pilipino kung paano, at saka hindi naman siya ganun ka-complicated no, kung paano siya susutin. At napapanood nila sa lahat ng platform, social media, sa television, sa radyo, nakakabingi na ngayon. Lumabas lang sila ng bahay, nakikita na nila, di ba? Nakikita nila kung paano to sinusuot ng mga tao. So I think for me no, more than siguro na ano talaga, more than na hindi nila alam. Siguro ano na rin, kung problema nila sa disiplina, oo, kasi nga medyo inconvenient nga naman, hindi pa rin tayo sanay hanggang ngayon. At yung use, ang medyo observation ko, yung usual na nagbabayad ng ganun, yung mga hindi masyado din naman lumalabas ng bahay, na nasanay sila sa loob ng bahay nila na hindi sila nagpa-face mask, tapos paglabas, medyo nakakalimutan, o medyo naiirita, kaya ano, yun, hindi talaga nila sinusuot ng tama. Kaya, actually si ano si dito si Cotabato Governor Nancy Catamco, hindi rin sang-ayon na all the time magsuot ka ng face mask, especially kung halimbawa naglalakad ka, ikaw lang mag-isa, wala namang katabi, ikaw lang or ano no, parang kailangan din natin ng fresh air. Yung mga ganitong klaseng sitwasyon din kasi, pwede ba ito makonsider? Kasi actually ang transmission, alam naman natin ang transmission talaga ng COVID. Sinabi na ng pag-aaral, lumabas doon na ito'y makonsiderang airborne disease no, at sa pamamagitan ng aerosol na ata transmit yung virus. Yung iba naman ay talagang
sa mga nahawakan ng mga bagay o dili kaya sa mga nalanghap. Kung tutuusin, mag-isa ka lang, malayo ka naman, wala kang katabi. So, ibig sabihin, walang chance na mag-transmit ng virus. Pwede kayo ito i-consider, Prof. Yeah, actually, kinakonsider na pa. Kahit kung saan sa mga sasakyan, kung ikaw lang mag-isa ka lang sa sasakyan, nakasarado naman yung mga bintana, hindi ka naman talaga required mag-isang face mask. Pero kung dalawa kayo, pwede, dapat mag-require na. Ganun din, I think dito rin sa Davao eh, kasi pag nag-exercise ka naman, no, medyo mahirap din humihiya kung naka-face mask ka. Pero doon sa lugar kung saan ka nag-exercise, eh medyo konti lang naman yung tao, so I think it's allowed, no. I think kahit na dito ngayon mga mga outdoor na mga exercise activities like badminton na medyo magkalayo naman yung magkalaro, okay lang yun, no. Kasi medyo mahirap din pag naka-face mask, no. So yun lang, no, pag medyo magkukumpula na, mag-uusap na kayo, isusuot na lang yung face mask. Sabi ko naman, medyo hindi talaga kailangan ng education na doon, eh. Sabi nga natin, common sense na lang, gagawin na lang natin yung ating mga paligid. So siguro, parang sa akin, no, talagang about time that we discipline our citizens, no? Kasi siguro, lumampas na yung oras na kailangan pa rin natin. Siguro, kung wala talaga pambili ng face mask, baka pwede pa natin makonsider, no? Kung wala talaga, or may face mask siya dati, tapos siguro nasira na, tapos walang pambili, baka yun yung kailangan natin tulungan, no? Ang hirap din naman na wala na siya pambili ng face mask, ipapain pa natin siya. Kaya nga. Maraming salamat, Prof, sa time at magandang umaga po. Okay, maraming salamat. More power. God bless po sa inyo lahat. God bless po. Si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, wala na kita igong oras. Musunod ng alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay ng pagpaminaw ni atong programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab. Nagapangapi ko kopya kay si Bininuan. Sugod pag sugod na ko ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na. Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Padang ka muna ka paminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Alas 7:01. Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng 105.7 Joy FM. Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario. At ako naman, tinig 7, Grace Labagnaw, Castellano. Maghatid mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Lunes, 10 sa buwan ng Mayo 2021 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental.